Ako si Victor Season, fourth year BAM student. Nandito ako ngayon sa Silang Cavite, sa bayan ko. Nagagawa ako ng project ngayon involving parochial school. Ang project na ginagawa ko ay Moodle for blended learning sa isang parochial school. So, siguro bakit ko to ginagawa? Siguro before pa malapit yung puso ko sa education eh. So I found it very fitting na yung proyektong gagawin ko for the MMS 200 ay regarding education. So yun, nandito ako ngayon. I'm working with the teachers and the students, trying to set up online learning management system through Moodle. So yun ang ginagawa ko ngayon. Bakit Moodle yung napili ko? First, siguro dun sa MMS, Multimedia Studies, na I found it very fitting na tapusin yung kurso, na magawa ng isang proyekto na magagamit lahat ng natutunan sa project. So ang Moodle kasi nakikita ko, dahil open source technology siya, napakalaki ng potential niya para sa mga maliliit na eskwelahan na magamit yung existing technology ng internet plus yung open source software ng Moodle para ma-enhance yung teaching and learning ng mga bata. Kung magiging successful tong project na to, sa small amount of time, pwede yung mga schools na ma-equip ng isang technology na talagang mapapakinabangan nila. So I hope na yung in-expect kong resulta by the end of this project, so itong last quarter ng school year ng mga bata, magamit talaga nila at makita nila yung benefits ng paggamit ng Moodle tsaka ng online learning. So yun lang. So bakit daw, ano daw ibig sabihin ng Moodle? Sige, next slide. So, ayan, ito yung picture ni Michael. Siya yung nagawa ng Moodle. So, project niya yun noong 1999. Martin? Oh, si Martin Dugaymas pala. Si Martin. Martin, oh. So, project niya yun noong 1999. Pero ngayon, throughout the world, thousands of schools na, universities, K-12 schools ang gumagamit ng Moodle. Parang ganun din, kung sa classroom, kung may nilabas si teacher na visual aid, di ba, instantly, mapapansin mo yun, di ba, ay, visual aid ng mga klase nyo, pwede nyo i-access yun. Itong icon na may balut, so pwede nyo siyang gamitin. So, your teacher can mark, halimbawa ito, required reading. So, before we proceed, kailangan meron ding online classroom rules. Kung meron kayong rules, I'm teaching grade 4 students, and I expect this could be an effective tool in my teaching as teacher and of course for the future. I'm Claudine S. Alcance. I am presently teaching science, English, and math in grade 5. Upon hearing the chance that we're going to have this virtual classroom in our school, I was very excited, knowing that it will benefit not only me as a teacher, but as well as my students in the school. Hi, I'm Mrs. Maria K.M. Santos. I'm teaching math, science, and English in grade 6. And of course, here in Father Michael Donver Memorial School. At first, when Madam Liwana called me and introduced Mr. Vic Season and told me that
he will pilot Moodle e-learning in our school, I felt excited. But at the same time, there's also fear that my students may not be ready for that particular learning. But then, another feeling is that I felt excited because that is also one way for me to learn also. So my pupils will learn at the same time, I'm also learning. Paano ko po nung unay laro ko, yung pala ko eh, para po yung para sa mga assignment ko. Ang kahalagahan ng Moodle ay para kapag may quiz, doon ka nalatid niya at kapag may assignment. Halimbawa po, kapag absent po kayo, malalaman niyo po kung ano po yung nilesson nung araw na yon at ang mga assignment. Kung may quizzes po, malalaman niyo din po ilang po sa Moodle. Suarez, and then ako yung computer teacher from grade 1 to 6. And then, ngayon, ano ba yung ginagamit namin? Meron kaming 15 existing computer, actually 17. Pero 15 yung talaga nagagamit namin. And then, sa grade 1 to 3, mga basic lang about computer. So, sa grade 4, ayun, tinuturuan na namin sila about internet. And then, words, paggamit ng Microsoft Word, basic inserting, typing, and then yung latest ngayon is the publisher. So, gumagamit na sila ng publisher to create publication like newsletter, greeting, mga cards, and then yung mga banners nila. And then sa grade 5 naman, internet din, pero medyo in a higher level na. And then, emails. Tinuruan namin sila gumawa na sarili na ng email account, how to send emails, creating their own email. Oh, and then attachment, gano'n. And then, tinuruan din namin sila Excel. Basic Excel, and then the latest is the database. And sa grade 6, ano ba sila? Yan, sa grade 6 masaya. Kasi tinuturo namin sa kanila ay more on editing pictures, multimedia. Nagkaroon kami ng Photoscape, tinuruan sila sa Photoscape, editing pictures, editing movie, sa movie maker, editing movies. And then PowerPoint, and then the latest yung HTML, na talaga nag-e-enjoy sila. So, noong pinasok yung Moodle, narinig ko din nag-seminar doon sa kami ng mga teachers, hindi siya bago kasi sa akin. Kasi mayroong college ako, mayroon kami tinatawag na online learning. So, medyo may idea na ako about the project. Pero yun, alam ko din na talagang maganda. Kasi before kami, nagamit din namin siya para matuto. Kahit nasa bahay ako, nag-send ako ng mga activities sa teacher. So, dito din, nakita ko siya na magiging maganda, lalo na dun sa mga bata, na kasi aside from books, diba, magkakaroon sila ng another source na kung saan sila pwedeng kumuha ng mga resources nila. So, napatuwa natin, kung magtutuloy talaga kayong gamitin si Moodle, ngayon pa lang, i-try out na, kasi gusto namin malaman kung gano'ng kayo nahihirapan siya gamitin. So, ang unang requirement doon sa ano, sino na yung nakapasok sa... So yung project na ginagawa ko ngayon for MMS 200 is a Moodle installation for a parochial school in Silang, Cavite. So basically, ang concept niya ay mabigyan yung school ng pagkakataon na i-evaluate yung isang Moodle installation. At matry nila yung benefit ng paggamit ng isang learning management system tulad ng Moodle. So, nung nagsimula itong programa, ang nakipag-coordinate ako kay Madam Liwanag, siya yung principal ng Father Michael. And she, pumayag naman siya doon sa proposal. So, ngayon,
I am working with 3 teachers. Sila yung nag-handle ng ilang klase sa grades 4, 5, 6. So, yung tatlong teacher na ito, si sa grade 4, si Ma'am Madam Lucas ay hinahandle niya yung grade 4 science, math, and English. Sa grade 5 naman, si Ma'am Claudine Alcance naman ay nag-handle din ng math, science, English ng grade 5. At ang huli naman ay si Ma'am Mafe Santos na nag-handle din ng grade 6 math, science, and English classes. So ito yung mga klase na tinatry natin magkaroon ng online counterpart through Moodle. So ang steps dito, syempre, una, nakipag-meet tayo sa mga guro sa pamunuan ng eskwelahan, and we talked about what the project is all about and ano yung posibleng benefits sa eskwelahan nito. We conducted a training on Moodle with the teachers noong December, and then we followed up January na this brief introduction to Moodle discussion sa mga estudyante. So we got representatives from the grades 4, 5, and 6 to a meeting and discussed with them what Moodle is all about. Nag-coordinate ako with the teachers to help them create their online classroom. So nung nagawa yon, that was early January. So when we finished creating their online classrooms, yun na kami nag-decide na i-inform na yung mga bata na they would have this access to Moodle site, and then we gave them the passwords and we asked them to try the Moodle pilot site already. So yun yung naging proseso. Sa simula, medyo technical yung paggamit ng Moodle. So they really will have to get used to using Moodle. So yun yung unang challenge. I'm very excited about this program. Tapos nga naisip ko baka maging abala lang to dahil nga bukod sa pagtuturo, I have to encode, tapos I have to upload mga videos. Sa part ko naman, medyo nalilito. So sumunod, dahil ito ay project naman, hindi initiated ng school. So sa simula talaga, hindi maiiwasan na magiging additional work sa mga teacher tong project na to, because they would have to teach doon sa classroom sila, and they would have to manage also this online classroom and learn how to use this virtual learning environment na sa pamamagitan ng Moodle. So yun yung isa sa mga challenge. Yun yung siguro minsan yung time nawawala ng oras kaya hindi makapagbukas ng Moodle, minsan napapagod. Pero dahil sa tulong ni Mr. Season, siya na mismo yung nag-upload at saka nag-encode ng mga quizzes ko, hindi masyadong mahirap on my part sa pag-encode at pag-upload ng mga videos. Ang medyo nahirapan lang ako yung pag tuturo sa mga bata kung paano nga nila sagutin yung mga quizzes doon, tsaka paano sila maka-login. Yun, mahirap para sa part ko yun. Kasumunod sigurong constraint din ay yung internet pa rin, dahil nga web-delivered application yung Moodle. Up till now, hindi lahat ng teachers ay may access ng internet sa bahay. Those who volunteered for the pilot, meron weekend lang ang access. Meron naman araw-araw ang access, pero mabagal naman ang internet. So, there are these constraints na present doon sa school. Pero ang positive naman, meron silang internet connection sa eskwelahan na maaaring i-access noong teachers at ng mga estudyante during class hours and during the school day. So, ang on the other side naman, ang positive naman sa proyektong to, when the school made the survey, almost 95% ng mga estudyante may internet na sa bahay. We'll be right back.
Dito ulit ako sa school. Ang gagawin ngayon ay troubleshooting ng paglalagin ng ilang mga estudyante. Previously kasi naibigay na yung mga passwords ng mga bata. But apparently, meron pa rin mga estudyante hindi maka-access ng Moodle. So today, kakausapin natin yung mga teachers sa mga estudyante to find out kung ano yung mga problema na experience nila doon sa Moodle installation nila. So yun lang, short trip sa school. Kamustahin natin yung mga bata at mga teachers kung ano na yung nangyayari doon sa Moodle classroom nila. So yun lang. Ikaw, password. Ikaw, anong problem mo? Connection. Ikaw, password. So dito sa row na to, ilan ang password problems? Tatlo. Ilan ang connection problems? Dalawa. Dito ako ngayon, tinutulungan ko yung mga estudyante ayusin yung login problems nila. So yung challenges na na-encounter namin or ako in my part as a teacher, in the first place talagang medyo mahirap. Kasi hindi pa naman ako ganun kaano sa literate sa computer. The first difficulty that I experienced was yung when they started to enroll in the Moodle, because they find it hard to enter their password. So some were able to enroll while the others were not able to be enrolled. It is also my first time to use Moodle. So I too is in the stage of learning. So what makes it hard for me is of course to easily make those, for example, those attachments in science, for example. So I asked Big to help me to make video attachments in certain topics that are included in the fourth quarter. From the prefix geo means earth. So where can we get geothermal energy? What is the major source of geothermal energy? First impressions nung project, kasi katatapos lang mag-survey sa mga bata. And kanina kasi tinanong ko kung sino yung hindi naka-access at hindi gumamit. Eh. So there are around 10 students in a class, parang ganun, nag-average ng 10. So mas ang naging problema pa nila yung login problems, which I think is a technical problem, na administration problem yun . Pero otherwise naman, yung positive feedback galing sa mga bata, dun sa experience nila sa paggamit ng Moodle, sa tingin ko, generally, positive siya . Kaya kung babalikan naman, kaya sinuong tong project na to, because in the first place, sa tingin ko talaga, may maitutulong sa school. And I think, itong survey na to will show na talagang merong positibong epekto yung Moodle sa eskwelahan . Siguro ang issue na lang, paano i-resolve yung mga current weaknesses doon sa implementation ng plano. Kasi generally, the idea is sound, pero gaano kahanda yung infrastructure, yung pangailangan ng training at panahon para siya talaga ay gumana smoothly. Siguro yung span ng mula January hanggang ngayon, March pa lang . March, ano ngayon? March 6. So sa tingin ko yung sa maiksing panahon na yon, I think the project demonstrated na kaya, no? If there's a dedicated team na gagawa nitong gantong klaseng proyekto, kaya siyang gawin. Nung una ko itong ginamit, itong model na ito, nahihirapan ako. Pero nung araw-araw ko na siyang ginamit, nadadalian na ako. Kaya sa tingin ko, ito talaga ay makakatulong sa amin. Yung sa simula ho, hindi ko po masyado mag-guess, pero nung ginamit, na ano ko na ho na nadadalian ako dito. At nung pag-introduce ho, masaya ho at madali. Nung una ko, kala ko po mahirap ang Moodle, pero kung ano nagtagal, natutunan hanggang po sa madalian na po ako.
para po sa akin, nakatulong po ng yung model gawa po, varsity po ako, tapos marami po kami naminis. Kaya po pag uwi po namin sa bahay, naglalagin na po ako sa model. Tapos alam ko na po yung mga lessons na miss ko. Kaya po yung tinuro lang po sa akin uli yun. Mga lessons po namin, mas naiintindihan ko po sa model kasi po meron po mga videos na kasi po sa room po mga pictures ganun, pero sa model po meron po mga talaga pong mga videos na makikita niyo po talaga yung mga asteroids ganun. Ang dami mga videos na nakakatulong talaga po ng water cycle, rock cycle, at po yung atmosphere. At kasama po doon yung sa solar system. Pag hindi nyo po naintindihan sa klase yung mga tinuro po sa inyo, pwede nyo po balik-balikan din po sa model. Meron hong posible na makakatulong at at hindi. Kasi ho, minsan yung mga bata hindi masyado maano yung mga computer. Minsan ho, wala silang computer, o wala silang internet. Yung iba naman ho, okay lang sila kasi po naiintindihan nila yung kung paano ho yung mga computer website at yung iba. So actually, maganda yung Moodle e-learning program. Kaya lang, nagkaroon kami ng mga ibang problema para ma-meet yung mga requirements sa Moodle. Like, for example, may mga bata na talagang walang computer sa bahay. So, talagang hindi sila makaka-access because of that. Yung iba naman, merong computer, kaya lang, yung parents nila, ina-allow lang silang mag-computer during weekends. Hindi sila allowed during weekdays kasi nga may klase. Yung iba naman talagang totally, they're just lazy na mag-log in sa computer nila. Fear ko rin in the future pag kami na lang baka nga makasagabal kasi bukod sa pagtuturo ko I myself have to do the encoding and the uploading myself. Kaya yun lang ang kinakatakot ko. Although talagang maganda yung Moodle e-learning kasi bukod sa classroom experience yung mga bata na bibigyan ng opportunity na makapag-aral na hindi lang sila nalilimit sa loob ng classroom but even outside at magamit yung computer in a more meaningful way. Malaking tulong din sa part ko sa teacher. Kasi parang nakakaroon sila additional information regarding sa lesson namin. At the same time, nagagamit ko rin para sa mga, halimbawa, sa sciences, sa experiment. Instead na experiment namin sa ng classroom, save time, yun na lang, panoorin nila. Tapos, pagdating nila kinabukasan, sasagutan na lang nila yung questions na regarding doon sa experiment na napanood mo. Katulad kanina, ang tinuro ko solar system. So meron akong cut out pictures ng sun and the 8 planets. Tapos I'm describing each of them. Pero hanggang dun lang. Ngayon, pag-uwi nila sa bahay, when they open their computer, makikita nila doon solar system in a video form na talagang itsura mismo ng mga planets. Na sana gusto ko rin gawin inside the classroom, yun nga lang, we have limited resources. Siguro, kailangan pa lang siguro yung mahabang panahon para masanay. Siguro, kasi nga ngayon, medyo simula pa lang pilot. Na nangangapa pa ang bawat isa sa mga. Yung upon reflecting on the whole project, siguro yung nakita kong napatunayan sa sarili na una, if you are dedicated and you can allot time sa isang proyekto talaga na gusto mo, mahal mo, talagang pwedeng magbunga siya ng maganda.
And in this case, yung interaction ko sa mga teachers, sa mga bata, sa course ng buong proyekto, mula pagtuturo, pagto-troubleshoot, coordination, at lahat-lahat na. No? And I think, siguro, nakikita lang dito na ano eh, na nahubog din yung skills sa ano, sa working with other people. I think magagamit siyang gauge din eh, na kung paano mag-implement ng isang open source learning management system sa iba pang mga eskwelahan na may katulad, no? Not exactly may similar na katangian tulad doon sa Father Michael Donner School. Siguro yung ano, yung isa ring magandang ano, point doon sa ano, siguro sa challenges ng implementation ng isang online learning management system ay yung ano eh, yung issue pa rin ng digital divide. Eh. During the implementation, doon pa rin lumalabas eh, no? Yes, may internet. Yes, may computer. But the quality of access to the internet also differs from household to household. So, yung sa eskwelahan nila, relatively mabilis. Meron na mga estudyante, mobile, broadband internet, mabagal din siya. So, in terms of access doon sa internet, yun talaga yung lumalabas na ano yun, isang matinding limiting factor. Luckily, no, yung grades 4, 5, and 6, majority of them have internet access eh. Pero kung tutusin, karamihan din ng mga teachers ay lacking pa rin ng access ng internet sa bahay. So, we really can see this divide eh, no? So, within this school community, may segments na meron, may segments na wala. Pati sa usapin ng faculty, merong may access, meron wala. So, this ano divide eh, magiging problema pa rin siya yung access ng mga tao sa internet. And yun talaga, kitang-kita siya. And it has become a major limitation doon sa full-blown implementation ng programa. Doon sa pilot namin, the students of grades 4, 5, and 6 have proven that they can benefit from using Moodle in parallel with their traditional classroom. So, sa tulong ng mga guro, sa tulong ng online ng Moodle, may future na matulungan talaga yung mga estudyante natin. So yun, so in the end, I think talaga yung BAMS program, sabi nga multimedia studies eh, di ba? And in the end, siguro yung mga natutunan sa BAMS, yun na rin yung ano eh, na nagtulak para tahiin yung iba't ibang learning sa kurso and makapag-produce ng isang final project that I can proudly say, no, na ginamit ko yung natutunan ko sa BAMS. So, not only in terms of technical expertise, so pag-set up ng isang LMS, pagtulong sa mga teachers gumawa ng courses nila, humarap sa mga estudyante, humarap sa mga guro. At siguro yung isa pa, yun din eh, yung mga courses din sa UPOU, sa BAMS, tulad ng MMS 130 and MMS 131, yung ICT 4D and KM 4D, o knowledge management ngayon na pinag-aaralan. I think it's really applicable din na yung ginagawa ko ngayon is geared also towards helping other people. So, sa tingin ko, yun naman yung mahalaga. In the end, yun talaga.